Ivan from Puso Chaps TV. So guys, for today's video ay panibagong video na naman tayo and mga chaps, magbe-breakfast tayo. So ang aga natin kumain today, busy na tayo. So ang ating breakfast for today mga chaps, breakfast wrap. Alam nyo na ako sa mga ito. And hash browns. Siyempre meron tayo hachubo. And meron tayo kunting pasta. So mga chips. Nag-get naman ang ano nila. So pick up a banana. So you like it.
binidyo ko itong paggawa ng pasta. Dapat carbonara to eh. Kaya lang, yung ginawa natin is, breast chicken with mushroom, sliced mushroom, then all-purpose cream and condensada. May condense. Ah, evaporada pala yung yata sa. So, then with cheese. So, mga kachaps, wala yung bacon, kaya, then, yung pasta, hindi man siya dapat sa carbonara. Magkawig lang sila sa carbonara. May bago silang nilagay. Check na, babe. Ang sarap nito. Sarap na nga nila. Choco. Bumili ako ng pandesal sa Red Raven. Ang sarap ng pandesal nila. Ang sipot na.
Tapos malaki yung ano nilang yun. Ganito. Mayroon siyang cheese, hash brown, egg, at saka beef. Beef, hindi ko kasi ma-explain yung lasa nito eh. Gabi kasi hindi ako kumain. Yung kinain ko lang ata, bumili ako ng papaya. Papayas pa si Ilonggo. Ito lang kinain ko. Parang kabab yung lasa nito. Yung lang. Parang ganun. Kunin ko ang alamat. Baka siguro may gulay lang na. So, mga ka-chops, makapag-video ka tayo kahit ilang, kahit isang oras pa. Maliban lang kung malobat yung sipin natin, pero alam nyo, maganda na ngayon ang sipin natin, kaya makapag-video na tayo na hindi tayo nag-iisip na baka biglang mamatay. Dati maliit lang to, ganito nila. Ngayon, kasi ano to, mil. Kaya medyo malaki. Pero yung isa ka, medyo maliit yun.
So, nakaka-chaps na siya ako sa inyo. Yung anak ko, kahit ano sabi ko na ayaw pumunta na sa libing ng tatay ko, hindi siya papayag talagang pumunta sila kahit masama pakiramdam niya. Na last din lang daw ng lolo nila. So, nung time na yun, pagkatapos, kinabukasan, pagkatapos ng lubok ng lolo nila, umuwi. Mga chubs nila, inubata. Wala siyang langat, ubo lang at saka sipon. Siguro dahil sa klima. Sabang init. Hindi nga siya pumunta doon sa kung saan dinala si lolo nila. Ngayon, ang nangyari is pumunta sila ng hospital, ng doktor. Ng private doctor lang ba? Sabi daw ng doktor, may ano siya, yung parang suspect pa lang daw na mga sign ng COVID. After 3 days, babalik sila para check. Kasi baka daw mayroong COVID. So, sabi ko, paano niya masasabi mayroong COVID is hindi nga niya na swab test. Tinignan niya lang daw yung bunga, chinik niya lang. Tapos yun, sinabi niya na parang may sign ng COVID. So, hindi mo masasabi yun kasi mostly ang mga tao ngayon is ang sakit is trangkaso. Hindi ibig sabihin trangkaso COVID na agad. Dati nga, pag trangkaso tayo, yung magkakasakit tayo trangkaso, hindi tayo, wala tayong paglasa, diba? Wala tayong ganun kumain, kaya nilulugawan tayo. So, ngayon, hindi na yan normal. Once na wala kang panglasa ngayon, COVID na yan. So, sabi ko sa kanilang advice ko, wag nyo dadalhin sa hospital para i-admit. Kasi, malakas man yun, yun lang. Masama lang talaga pakiramdam. Pero, never news. Hindi talaga kami papayag na dadalhin sa hospital. Kasi, baka maglalalang yung sakit ng anak. So, buti na lang sa awa ng Panginoon. Naging okay na siya kasi ang dami man ng gamot niya na iniinom pero naka-recover na siya mga chaps yun. Grabe nga, tapos yung isa ko naman pamangkin. Ganun din, inubo din. Buti ngayon okay na siya, papalabas na rin sila ng hospital. Grabe ngayon, ang dami daw nilalag na tinubo sa kahit saan. Doon sa aming banda marami din. So, kaya mag-ingat na lang tayo and always mag-inom ng tubig. Buti na lang epektibo din yung gamot na ininom ng anak ko. Din yung pinsan niya din. Thanks God na naging okay na rin. Alam mo yung feeling na pag sa side mo na talaga, no? Yung sabihin nila na COVID, alam mo yung nung nalaman ko, Diyos ko, parang hindi ko intindihan yung nararamdaman ko kasi once na may COVID ng isang tao, it's ika-quarantine. Isolate siya, di ba? So, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, walang bisita, bawal. So, mas lalo na pag mga bata, tulad sa anak kong bata pa, siyempre, yung iisipin ng bata, nag-iisa siya, mabantay sa kanya, wala siyang kasama, tapos yung ganun ayoko maramdaman niya kumbaga. Kaya thanks ka dahil naging okay na yung anak ko. Talagang alam mo yung hindi mo namin tindihan. Ang hirap pala yung hindi pala basta-basta nalaman ko sabi COVID daw, Diyos ko. Alam mo yung
masakit na yung ulo ko sa kakadot-dot sa mobile ko para lang mag-communicate sa kanila, video call, para lang ma-follow up ko yung kung okay na yung anak ko, kung ano. So, thanks God. Manong Lister, magpagaling ka lalo. So, yun. Talagang, alam mo, napakahirap. Tapos yung mga kapatid ko, panayang message sa akin na kailangan dali na doktor, ganun. Kailangan nung ibawal ang cellphone, lahat ang advice nila sa akin. So, buti naman sa awa ng Panginoon, naging okay na yung anak ko. So, sobrang happy ko kahit alam mo yung sunod-sunod na lang yung problema. So, yun mga ka-chaps, no? Pag may problema tayo, wag lang natin sobrang isipin. Ang gagawa na lang tayo ng paraan para ma-solusyonan, and mag-pray lang tayo always na magiging okay. So, yun. Talagang alam mo yung pakiramdam na siguro ano lang, nakita ko lang yung anak ko sa ano, sa video call yun. Tumulo lang yung luha kasi siyempre yung gustong-gusto mo alagaan sila, yung ikaw mag-aasika, so wala kang magawa. Yun mga ka-chubs, no? Kaya sabi na, okay lang ako mama, okay lang ako. Ganun. Kaya yung pinapatatag din nila yung loob ko kasi yung sobrang alala ka. Ang hirap pala pag sabihin na ma, yung may COVID. No. Ang isa to, talaga yung iniisip ko mga ka-chubs, yung mag-isa lang yung anak mo sa ano, sa loob na wala siyang kausap kasi yan eh, malaking ano din yan eh, yung epekto sa kanila. So sabi ko doon na lang sa bahay, sa isang kwarto doon siya, huwag siyang lumabas na doon, basta kumabas hindi yan yung COVID. So yun mga ka-chubs, no? And sabi nga nila, pag may problema, huwag tambayan. Gagawa ng paraan para masolusyonan. Ayan mga ka-chaps. So, thanks God talaga, no? And salamat sa lahat-lahat ng mga taong tumulong sa amin. Talagang walang sawang, hindi ako masasawang ko, pasalamat sa kanila kasi sobrang laking tulong nila talaga sa amin magkakapatid, sa amin magpamilya. So, parang gumaan lang bigla yung problema namin dahil sa andyan sila lahat. Especially sa aming pinsan na barangay, din sa aming barangay. Sobrang thank you din kay Nini Girlie Amante. So, yun. Talagang hindi nila kang pinabayaan mga ka-chubs. Sobrang dami ng tao na tumulong sa amin. Sa buong barangay halos. Tsaka sa ibang lugar na kamag-anak ng tatay namin. So guys, hanggang dito na lang. Thank you so much sa inyong lahat. Nakapag-share din ako ng mga saloobin ko. And magpapasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta at tumulong sa amin. So, see you in my next vlog. Busog na tayo mga chat. Bye-bye guys. So, meron pa tayo grips. Kain pa more. So, God bless us and best of sa ating lahat. See you in my next vlog. Bye-bye guys.